Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Agad nitong ibinalita ng best friend ni Moira ang kanyang nalalaman na inaalam umano ng ama ni Dr. Tanyag ang pinagmulan ni Moira. Sa kadahilanan na ikinabahala nito ng best friend ni Moira na baka malaman umano nito ang kanilang sikreto na matagal na umano nitong tinatago. At dito agad naman nitong tinawagan ng best friend ni Moira itong si Moira at agad naman itong sinabihan si Moira na magkikita umano silang dalawa at confidential umano ito na kailangan umanong walang ibang tao na makakaalam at makakarinig nito. Sa kadahilanan na nakapagdesisyon itong si Moira na pumunta na lamang umano ang kanyang best friend sa kanilang pamamahay at doon na lamang umano sila mag-uusap sa loob ng kanyang kwarto. At dito, dali-dali namang nagpunta ang best friend ni Moira at nang makarating na ito sa pamamahay ni Moira ay agad naman nitong pinatuloy ni Moira at agad nitong dinala ni Moira niyang kwarto. At nang makapasok na itong dalawa sa kanyang kwarto ay dito agad naman nitong isinerado ni Moira ang kanyang pituan at ito agad naman nitong tinanong ni Moira kung ano umano ang kanyang nalalaman na kailangan umano nitong itatago pa at wala umanong makakarinig pa ng ibang tao. At dito nagkukwento na nga ang kaibigan ni Moira na napag-alaman umano niya na inaalam umano ng ama ni Dr. Tanyag kung sino umano si Moira. Sa kadahilanan na agad naman nitong sinabihan si Moira sa kanyang kaibigan na ayaw umano nitong madamay sa sikretong tinatago ni Moira. Sa kadahilanan na agad naman itong nagsalita itong si Moira at sinabihan nito ni Moira ang kanyang kaibigan na kailangan umano itong gumawa ng paraan upang hindi umano matutuklasan kanyang biyanan ang kanyang sikreto na magal na umano nitong tinatago dahil pag mailabas umano ang sikreto, gurado umanong iiwanan itong si Moira sa kanyang asawa na si Dr. Tanyag. Yan ay ating aabangan sa susunod pa na pangyayari sa kaganapang ito ng Abot Kamay na Pangarap. Huwag mong kalimutang isubscribe at i-hit ang notification bell ng aking channel.